Siyempre, sa pag-uumpisa, dapat aalamin natin kung ano ang lupang pagtatayuan. If it is agricultural, dapat mag-a-apply tayo ng reclassification from agricultural to agro-industrial. Pero kung kasama naman ito dun sa inaprubahan nating comprehensive land use plan, no need for reclassification. Pero kung ito'y hindi kasama, kailangan mag-apply sa sanggunian. Siyempre, dadaan yan for a committee hearing. Of course, meron yung mga requirements. Number one is resolution from the barangay. Second is, dapat merong public hearing na walang nag-uupo sa ating mga kapitbahay. Third, nandyan na yung pagkakaroon ng pangkalahatang pagpupulong. Siyempre, dapat merong video presentation from the company itself na magtatayo. And then, siyempre, dapat may minutes. Dapat malaman natin doon na sila'y sumasang-ayon. And then, kapag ito'y naaprubahan na, nag-grant na yung ordinance, na-reclassify na yung lupa, mag-a-apply ngayon siya ng business permit for the project. And then, siyempre, isa sa nire-record natin yung ECC or Environment Compliance Certificate. Ang may papayo ko po sana, doon sa mga magtatayo pa lang at mag-uumpisa, kung papayag ang kumpanya na nagmamay-ari nito, na makita nila yung sistema, para magkaroon sila ng idea, gawin nating modelo ito. Pwede ko po itong sabihin din sa aking mga kasama at makapasyal sila rito na makapaglakbay-aral yung ating ibang LGUs na nagnanais mag-put up sa kanilang bayan. At ito'y pagmamalaki ko hindi lang sa lalawigan ng Batangas at doon din sa buong Calabarzon. Nasa likuran ko naman ang tinatawag nating mortality pit. Ito ay iisa. Hindi naman natin inanais na may mamatay tayong baboy, pero kailangan natin maghanda upang ating mapigilan ang pagkalat ng mga sakit. Ito may lalim na 6 na metro at ito ay may konkretong flooring para hindi magkaroon ng tagas papunta sa ibaba upang kung ang ililibing natin ditong baboy ay may sakit, hindi ito kumalat. Ang flooring ay semento, lalagyan ng lupa, ilalagay ang baboy at tatabunan. At kapag may namatay ulit, lalagyan ulit ng baboy, tatabunan. Hanggang sa mapuno, saka gagawa ulit ang panibago rito na may katulad ditong konsepto. At pagkatapos ng ilang panahon ng mga baboy na ito o nalusaw na ang mga nilibing dito, hukayin muli upang gawing fertilizer at gagamitin muli ang mortality pit na ito. Paulit-ulit lang ang cycle. Dito, para ating makontrol ang mga sakit, at mas madaling maglibing ng mga baboy na namamatay. Sa ngayon po, para po kayong makapagbenta ng baboy, kinakailangan kayo po ay negative dapat sa ASF. Kasi alam niyo na po ngayong panahon, halos po buong Pilipinas yung ASF eh. Para po kayong magkaroon ng ASF pre-certificate, kailangan niyo po magpa-blood test muna. Yung pagpa-blood test naman po, yung po ay ini-schedule po sa per municipality. Una, pupunta kayo ng munisipyo, kayo po ay maghihingi po ng schedule for blood sampling. Pagkatapos po noon, ako naman po yung pupunta sa farm po ninyo para mag-collect ng dugo. Tapos submit po natin sa laboratory. Pag nag-negative po kayo, ipapasa po natin sa Bureau of Animal para tayo bigyan ng ASF pre-certificate. Pag mayroon po tayong ASF pre-certificate, pwede na po tayo makapagbenta ng baboy at kasabay po yung Veterinary Health Certificate. Kapag nakompleto nyo po yung dalawa, ASF pre-certificate at Veterinary Health Certificate, kayo naman po ay bibigyan ng Animal Inspection Certificate ng munisipyo. Then, pagkatapos po nyan, kukuha po kayo ng shipping permit, na yung shipping permit naman ay hahanapin po ng mga slaughterhouse. Ang maipapayo ko sa mga farm owner para hindi kumalat, una yung paghigpit sa biosecurity sa farm nila, tapos sundin yung itinakdang batas ng DA na kailangan magpa-blood test para pag nag-positive agad yung isang farm, makontrol po agad ng gobyerno natin. In terms naman po sa biosecurity, maraming aspeto yan. Huwag kayo basta-basta magpapasok ng hindi kailangan sa farm po ninyo. Halimbawa po, may ahente ng baboy, huwag niyong papasokin sa farm. Tapos kung magbibisita na po yung mga veterinarian nyo, kailangan maligo muna, magpalit ng tsinelas o bota,
bago pumasok ng farm. Yung ibang figure naman, nire-record na may downtime pong isang gabi bago pumasok sa mga piggery. Tapos po, i-disinfect po lahat ng papasok. You know, wheelbutt, footbutt. Sa biosecurity po ng feeds, halimbawa, deliver po ng, magdi-deliver po yung truck nyo, yan, ipadaan nyo po sa wheelbutt, footbutt po yung mga pahinante. Kung kaya nyo palitan po nung pagbota sila, mas magaling po para maiwasan. Kasi po ngayon, sa panahon po ngayon, ay halos po ay paubos ng baboy. Bicol, Quezon, Batangas, iilan na lang po yung may baboy ngayon. Nawa sa episode na ito, nakapagbigay kami ng kaalaman sa inyo kung paano magsisimula ang isang commercial farming at kung paano itataas ang antas ng ating pagbabuyan. Hanggang sa susunod, mga Kapid Pro, sama-sama tayo.